Saan ba ang aking kukuhanin? May problema na po kayo? Anong sir? Ha? Sir Parian? Ano yan? Powder? Anong kulay? Violet. Yan lang? 7 times, kaya 8 na pala yung times 6. 48. Ay, hindi na po. Hindi, ako babayan niya. Nagdagan ng dalawang kaha para maabing mo yung isang kamal buro rin. Itong tatlong kaha, ako babayan nito. Hindi na po, yan na lang yung order ko. Nagdagan lang ng dalawang kaha para bigyan ka ng isang kamal buro rin. Free. Hindi na po, yan na lang order ko. Dito rin, isang kaha lang. Okay. Ito. Okay. Yan lang. Hello sa inyo mga kasari, magandang umaga po sa inyong lahat. Today is Monday, so ahente day ngayon ng ating mga sigarilyo, which is nakarating na po ang PMFTC ngayong umaga na to. Mas nauna sila sa JTI. So, ang total ng pinagbayaran ko po ngayon, yung na-purchase ko sa kanila kasi hindi naman po ako nagka-credit sa kanila, umabot din po ng 6,000 pesos. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo mga kasari yung mga nakuha ko ngayon sa PMFTC at meron akong pa-promo na nakuha sa kanila dahil na-hit ko yung 4 rims na assorted na yon. Kapag naka-order ka sa kanila ng 4 to 5 rims, meron kang 5 twin pack na kape. And kapag naka-5 rims ka at hanggang 9 rims na order sa kanila, assorted na yon kahit anong sigarilyo, ay meron kang isang kaha na Marlboro Red. Kaso, umabot lang ng 4.5 yung nakuha ko, kaya dun lang tayo sa 5 twin pack na kape. Pero okay na din naman yun mga kasari, at least meron tayong dagdag kita kasi kada isang twin pack na kape ay ang bentahan natin ay 15 pesos. So meron na tayong dagdag kita na magkano ba yun? 75 pesos. Okay na yun mga kasari, kasi inooperan pa nila ako, eh baka ma-short na ako sa pambayad ko kay JTI. Magdagdag na lang daw ako ng 2 kaha pa, maano ko na yung isang kaha na Marlboro Red. Sabi ko, hindi ko na kailangan nung ano, doon na lang kakuha ko sa kape kasi baka sakto lang kakuha yung naipon kong pera, pambayad ko pa sa JTI yung iba. So, ayun, nag-stop na sila. So, ngayon mga kasari, papakita ko sa inyo yung konting sigarilyo na nakuha ko, pero umabot na agad siya ng 6,000 sa mahal talaga ng mga sigarilyo, diba? Apat na ano lang at 5 kaha umabot na agad ng 6,000, pero ganun talaga, kaya wag na lang nating ipautang yung mga sigarilyo, diba? Kaya nakalagay dito, nakapaskil sa akin, sigarilyo at alak ay hindi pinapautang kasi nga ang mahal ng puhunan natin sa mga produktong yun. So, ngayon guys, pakita ko na sa inyo yung mga sigarilyo na kinuha ko kay PMFTC. So, eto guys, saupuan yung mga sigarilyo na kinuha ko kay PMFTC. Ang balik daw nila ay August 21 kasi ngayon eh. So, 1,
Ang balik nila ay September 4. Ang balik nila. Ito guys, yung kinuha ko sa kanila. Dalawang rim ng Marlboro Red, dalawang rim ng Chester na pula, at dalawang kaha ng Marlboro Lights, dalawang kaha ng Marlboro Blue, at isang kaha ng Marlboro Black. So, ang Marlboro Black, pumatak po yan, 155 po ang isang kaha, 180 ko tinitinda. Kasi 9 pesos per piraso guys ang bentahan ko at ang kalahati naman ay 90. Kaya tagkakaunti lang guys yung Marlboro Blue Lights at Black ay minsan lang naman may naghahanap. Ayoko lang talagang mawalan kapag may naghanap, 'di ba? Sayang din kasi yung kita natin diyan kahit konti, 'di ba? Ang konti naman kapag pinagsama-sama ay madami na rin. Tsaka ayoko din talaga guys na nadi-disappoint si customer yung maghahanap sila ng sigarilyo na 'yon tapos wala sa iyo, 'di ba? Parang sumisimangot sila. So ito, ayan, nakakuha tayo. Akala ko kasi kaya dalawang rim yung aking kinuha. Kasi nung nakaraan, kapag kumuha ka ng isang rim ng Chester, meron kang isang tie na it's either Copico Blanca or Copico Brown. Pero ngayon, meron na silang pa-assorted. Kapag naka-apat na rim ka, may limang twin pa ka lang. So nagtipid ngayon si PMFTC. Pero okay lang naman, at least kahit papano, diba? Nakakuha tayo sa kanila ng Copico Brown. Ayan, limang twin pack to, 75 pesos din yung ating kikitain dito. Ayan. Ayan siya. Diba? Sa pagbili natin ng mga sigarilyo. And then, ito, ang bentahan ko nito, same lang sa Camel, 120 ang isang kaha, 60 ang kalahate, 6 pesos per stick. Tapos ito yung dalawang rim ng Marlboro. Pwede nga isang rim lang ang kuhanin ko nito kasi medyo matumal naman sa akin ng Marlboro Red. Pero kumuha na rin ako para in case na hindi umabot, diba, ng yung isang rim, hindi tayo mauubusan. 1,550 ang puhunan nito guys. Kada isang rim, 180 natin tinitinda, 90 ang kalahati, 9 pesos per stick. Sa sabungan guys, kaya yung mga sabungero talagang pumupunta sa mga tindahan dito. Kasi nga, sa sabungan, 15 ang isang peraso ng Marlboro. Ganun talaga ang presyo ng mga paninda sa sabungan. Halos doble. Ang isang kaha nga daw sa sabungan ng ganito, halos 400 pesos. Ganun. Pinagbayaran ko ay 6,007 pesos. Ayan. Ewan ko kung bakit iba yung dito. Inassorted kasi nila yung Chester para may maano lang sila. Ayan, 'di ba, dalawang red lang naman pero nilagyan nila ng crafted. Ayan, may Marlboro crafted. Inaalok nga nila ako kahit siya na daw ang magbayad. Sabi ko, wag na. Ayan, siya na daw magbabayad yung ahente. Ang pangalan niya ay si Sir Leklek. Ayan. Ayan, medyo magulo lang din talaga yung resibo. Lalo na kung hindi nyo talaga iintindihin yung sasabihin ng ahente, malilito kayo kasi merong mga items na nasa resibo na wala naman sa'yo. Maguguluhan ka talaga. Kaya, ayun. Yun lang mga kasari, antayin na lang po natin ang JTI. So, sana meron silang pa-promo or pa-previs ngayon, ba? Diba? Para matuwa-tuwa naman ang inyong tindera, ba? Diba? Sinong hindi matutuwa sa mga pa-promo at pa-previs, ba diba, mga kasari? The next day. Kanina po. 7.5. Ang dami kong barya kasi eh. 40. Ano payong? Ay, ganito ko. Ganito ba sa puso, Tol? Talagang bilang na bilang yan. Meron pa. Dalawang iskong red. Dalawang nakpun. Apat na kamen. Saka isang marbles na bilang. Ang pasok sa ano na? Pag-vlog ka nyo na. Mamaya, papalit ko.
monetize ka na. Yung pag monetize, pwede ka na maglagay ng ads. Yung parang commercial, parang yung commercial sa TV, ganun din yung nalabas. Sari, buti na lang ay dumating na ngayon ang JTI. Araw po ngayon ng Martes, ngayon lang po dumating ang JTI kasi po kahapon ay wala daw pong driver. So ngayon po, i-haul and pricing ko po sa inyo yung mga sigarilyo na kinuha ko ngayong week na to. Pero bago po yun, nagbayad po ako sa kanila ng nagkakahalaga ng 8,217 pesos. Yun yung last na kinredit ko sa JTI. Eto siya guys, eto. Bali, tatlong resibo kasi meron akong na cash kasi maliit lang yung credit limit ko, yung nasa 8,000 lang. Pero yung order ko, umabot ng 10,000 plus. Kaya meron akong na cash na nagkakahalaga ng 1,700 mahigit. So, eto yun guys, 1,785. Bali, yung na cash ko mga kasari, ayan, meron lang paparating. Is kalahate, bali limang kahan nitong Max Cool tsaka isang rim ng marbles na green. Yung Max Cool, ang puhunan sa kanila guys is 1,057 ang isang rim. So sa isko po siya binebenta per piece, per piraso. 60 ang kalahate, 120 ang isang kaha. And then ito namang marbles, ang puhunan po nito ay 1,257, same doon sa Winston. Ito naman po, pang 7 naman po, 140 ang isang kaha. At ang kalahati naman po ay 70 pesos. Nakakatuwa ngayon guys sa JTI, buti na lang nag-insist ako na sabihin kung magtanong pala sa kanila kung meron silang pa-promo or pa-previs. Buti na lang guys, natanong ko yon at nakakuha ko, and meron lang guys dumaan. Nakakuha ko sa kanila ng isang malaking payong dahil sa 40 codes na binigay ko sa kanila, 40 codes ng Camel. Yun yung naipon ko guys nung mga nakaraang weeks or nakaraang araw dahil dun sa mga kaha ng Camel na hindi ko binibigay kay customer. So ito guys yung payong. Ayan, sobrang laki ng payong. Kasya dito 3 hanggang 4 na tao. Hindi ko na i-open kasi sobrang laki ng payong. Hindi natin ma-open dito. Maliit lang yung ating tindahan. Diba guys, nakakatuwa. Kung bibilihin nyo to, napakamahal nito at napakaganda pa ng quality ng payong. Yung hawakan parang goma. Ayan, hindi dudulas sa kamay natin. Kanina in-open to nung ahente. Pinakita sa akin at so, ayun po mga kasari, balik po tayo. Meron na bumili ng 20 pesos na gamis. Bata po siya. Suki ko na sa gamis. At yun nga guys, ayan, nakakuha tayo ng isang magandang payong na color yellow. Magagamit natin, di ba, Kale? Sira-sira na yung payong na ginagamit natin. Puro kalawang na. And sakto, nakakuha tayo ng payong nga kay JTI dahil sa code guys ng Camel. Kaya huwag nyo masyadong ipapamigay yung mga kaha nyo ng Camel. So eto, bali dalawang rim ang kinuha ko guys ng Max Cool. Eto yung isa at nandun na yung isa. Kasi yung isang rim, yung limang kaha nun, yun yung napasama dun sa na-cash natin plus yung isang rim nga ng marbles kasi nga hindi umabot yung credit limit natin. So ayan, 1,057 yung puhunan. And then kumuha po ako sa kanila ngayon. Ayan po mga kasari, merong bumili ng Camel. Hindi ko pa napapakita sa inyo pero may Buena Mano na. Hindi ako pumayag dahil 10 pesos lang ang kanyang pera. Gusto niya dalawa, ibabalik niya na lang daw yung dos. Pero sa akin hindi pwede yon. Sabi ko Buena Mano siya dito, kaka-deliver lang tapos uutangin niya yung dos. Siyempre, di ba, di naman kami close. Kahit pa close, hindi ko talaga ipapautang kasi Buena Mano, kaka-deliver lang. Tapos inutang lang din natin to, di ba, tapos ipapautang natin. Mahigpit nga ako sa sigarilyo at alak sa pagpapautang.
Pero meron talaga mga customer talaga na kahit may nakapaskill dyan, ay parang hindi sila marunong magbasa, hindi nila napapansin. So, apat na rin guys, ayan, ito yung isa, tapos ito yung isang kaha. Ang puhunan nito kada isang rim ay 1,066. Dahil guys, medyo naubos yung laman ng ating ano, nakapag-abono pa ako dun sa pera ko talaga ng 1,000 pesos. Babawiin ko yon kapag may benta na tayo sa sigarilyo. So, mabilis lang naman lumaki yung pera guys sa sigarilyo kasi hindi naman natin yung binabawasan. Iniipon lang natin ng buong 2 linggo yung benta natin sa sigarilyo. So, ayan, umabot yata yung ipon ko na nasa 16,000. 2 weeks yun, guys. So, ayan, apat na rim. Bali, yung apat na rim ay umabot siya ng 4,264. Tapos, kumuha naman ako, guys, ng 2 rim ng Winston. Ayan, nag-2 rim tayo ng Winston kasi mabenta rin itong 2 to, Camel at Winston, sa mga construction worker. Eto guys, isa, 2. Dahil ito ay 7 lang ang bentahan ko per piece. 140 ang isang kaha, 70 pesos ang kalahati. Ayan, 1,257. Same sa puhunan ni Marbles ng isang rim, diba? So, ito kasing Winston, hindi sila nagtaas nitong year na to. Kasi, ewan ko lang, ba't hindi sila nagtaas. So, ayan, 7 pesos pa rin yung bentahan ko nito. 2 rim. Umabot, guys, yung Winston ng 2,514 pesos. Kaya yung total ng pagbabayaran ko sa kanila, pagbalik nila ay 8,363 pesos. After 2 weeks, ang balik nila, guys, sa September 4. Sabi ni Sir, yung bago kong ahente sa GTI. So, yun lamang po yung mga sigarilyo, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rims. Ano po yun? Sabi ko sa inyo mga kasari, mabenta yung ating Camel. May bumili po ng kalahating kaha. Ayan, 60 pesos yung binayad ni Kuya. So, dito ko na rin po tatapusin mga kasari itong aking vlog. Sana nagustuhan nyo yung pag-share ko sa inyo ng puhunan ng mga sigarilyo na to kay JTI. So, tayo po ay nagtitinda ng sigarilyo sa murang halaga lang. Hindi tayo gumagaya sa mga kalapit nating tindahan na talagang ang bentahan nila ng Winston ay 8, tapos bentahan nila sa Chester ay 7, tsaka sa Camel 7 din. Tayo, ano lang tayo, sa Chester 6, sa Camel 6. 6 yung pinakamababa natin. So, yun lang po mga kasari. Thank you so much for watching. Shoutout po sa lahat na nagpapa-shoutout. And thank you so much po sa patuloy na pag-suporta dito sa aking YouTube channel. Bye guys!